Minabili na naman po akong pugita o octopus. Buong-buo po. Eto, meron po yung ngipin dito. Kasi octopus, mas malaki ang ngipin. Ayan o. Ayan po. Nakatakot naman to. Pag pinigahan po yung ganun, lalabas. Gagamit ako po ng kasi hindi ko po matatanggal ng natanggal pala. Meron pa yan. Kailangan matanggal po na yung pinakabuo. Ingat-ingat lang po ah. Sama. Itong gusto kong magmarunong eh. Gadlaan ko muna yung gilid para matanggal ko ng buo. Yun. Yun o. Tagal na po. Gisa po muna tayo ng bawang. Golden brown po natin. Masarap po talaga sa mga seafood para sa akin ha. Yung bawang golden brown. Kasi lumalasa po ng maayos. Ayan. Sunod na po natin ang sibuyas. Walang sibuyas po ang gagamitin ko. Dahil mas malasa po ito. Gisado na po ang sibuyas at humiwalay na sa ibla. Ganda po natin ang kamatis. Mas masarap po kamatis yung hinog na hinog. Hintayin ko lang pong madurog yung kamatis. Yung po kasi gusto ko eh, sa adobong pugita. Siyempre, yung recipe naman po dito, para din sa adobong pusit dahil halos pareho din naman yun, di ba? Yung pugita, mahaba ang galamay. Yung pusit, hindi ganong kahabaan ng galamay. Parang mga chismosa nyo yan eh. Kung hanggang saan lang kaya nilang abutin, hanggang doon lang sila. Pero na-stretch. Na-stretch ang sagap. Habang pinapalambot po natin ng husto ang kamatis, meron po ko dito libreng sili. Pahaba po ito. Hindi po ito siling panigang. Ano po siya eh? Parang nag-aagaw yung lasa ng konting labuyo sa kapanigang. Masarap po ito. Masarap sa panggisa. Yung mga inchik, ito po ang ginagamit nila. So, gagawin po kasi natin ngayon, sinilihan. Sinilihang adobong pugita. So, hindi naman po ito sobrang spicy. Kasi hindi naman po tayo nilalagay ng labuyo. Di ba? Nako, huwag niyo pong gagawin ito ha, sa mga kamaritesan niyo, yung ulam niyo masyadong sinilihan. Dahil gustong-gusto po nun maanghang. Dahil lumalabas nun sa mga bunganga nila, talagang maanghang na. Yan. Yan po yung sinasabi ko na dulog ang kamatis. Maglalagay po ako ng sili na itong pula, parang panigang po ito. Saka isang pirasa lang ng green. Para lumasa po. Para mas masarap yung lasa ng sarsa. Pero hindi po natin itong overcook. Oo nga pala, no? Maglalagay tayo ng siling pampalasa. So, magiging malasa naman talaga. For presentation. At sunod na po natin yung sili na kulay green. Yan. Lalagay po natin ng konting asin para mag-release po ng flavor. Release po yan ng liquid. Saan natin gisa. At halo na natin itong kamatis. Ayan, tumapon na. At lagay na po natin ng kalansa medium high heat. Kailangan po talaga kasi
Yun po, sir, kapag dahan-dahan po ninyong niluluto o octopus, o urong po yan. So, mas maganda, may lambot pa rin. Lagi po ulit tayo ng konting asin, konti lang ah. Lagay na tayo ng paminta. Lagay na tayo ng toyo. Yung ginagamit ko po na toyo tsuka galing Pilipinas. Nabili ko po sa Asian shop. Ito po ang technique. Pag po muna kang maglalagay ng suka, haluin po muna ninyo. Para lumasa po yung mga ginisa po natin sa octopus. At takpan po natin. Wait lang. Baklaseng luluto, may mga timers. At kapag lumalapit na yung mga kaututang dila ninyo, yung mga kamaratisan ninyo, ibig sabihin, kumukulo na yung ulam niyo. Makikitang halian na yung mga bruhin. Ayan, bumukulo na po. Alayin po natin. Ayan. Ang pakabango. Lalagyan ko na po ng suka. Galing din po ito sa Pilipinas. Lalagyan po yung suka, ha. Huwag po ninyong hahaluin. Yan. Kapag kuluan na po, medyo babalik-balik na rin po ninyo. Lalo na kung yung tipak eh, medyo malalaki. Hindi po ako naglagay ng tubig kasi ang pusit po, nagre-release po yan. O kaya pugita, nagre-release po yan ng maraming tubig. At yung flavor niya, ahalo sa sarsa at mas masarap. Ayan, tikman po natin. Pag titikman po ninyo, hihipan po ninyo yung sabaw. Kailangan malamig para malaman po ninyo yung totoong lasa. Wala siyang sipa ng masyadong anghang. Tamang-tama lang. Okay na po yan sa akin. Medyo pakulayan ko pa po ng bahagya. At tikman naman po natin yung laman. Pag din po natin. Parang bubble gum. Kumbing pa. Ano yung po malalaman yung pugita kapag luto na? Diba kanina pugita po yan, yan naging posit na. Umurong na. Hindi kasi kanina medyo makunat po talaga. First time ko po talaga na mag-adobo po ng pugita sa aking buong reputasyon. Ready na po yan. Kasi natikman ko naman po at hindi naman sumasama yung kaluluwa ng skeletal system. Ready na po. Ayan na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Siyensya na wala ko sa rin ko sa gutom. Bago po tayong gusto po, salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyay. Miningin po sa amin sa araw na ito. Ibigay at ibibigay. Naway ang bawat isa po ay ligtas. Kahit nasaan po, lalo na po yung mga malayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, kaya na po bahala po sa amin. Sinusunod na po naman sa namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amin. Sa natin. Ay, naka. Alam po ninyo sa pinakapaboritong ulam, adobong pusit. Ngayon lang po ako nakapag-adobo ng pugita na naging adobong pusit. Kaya naman pala yung mga napapanood ko. Sa food travel. Yung sa Greece at sa Spain. O Italy. Pinapalo muna nila yung mga pugita sa simento. Pinapalo nila ng matagal para lumambot. Sa bagay, ayan, kaya ko naman punguin yan eh. Ang problema nga lang yung paglunok. Hindi natin kung maunat pa. At tingnan ko po yung, ito medyo natuyan na, hindi na siya masyadong maunat.
Parang siya yung ano yun, nangungutang sa inyo na may kusang nagbabayad na. Hindi na ganun kahunat. Alam po ninyo, pag nag-adobo ko ng puset, o nanay ko, kumukuha po ako ng sabaw. Kaya sabi sa nanay ko, mag-alatan. Pag maalat, hindi ko po hinihigop. Gusto ko po ito. Bada rin po ng ano, no? Ng pusit. So, anong pugita sa Pilipinas? Ito so, meron po ako dito ng lemon juice. Manggang hilaw. With bagong. Ayun! Malambot na siya. Kailangan pala eh. Ang magiging bill ng kuryente mo eh. Katambas na ng pagmukba ng isang buwan bago maluto to. Okay, makadalawang puno kayo ng ano. Puno ng aratilis. Pag maluto. Yung anghang para sa akin, tamang-tama lang. Perfect! Sarap itong yung sili na ito, itong yung green at inadpo natin, nilagay natin. Malambot na siya. Iba pala ito kasi sa pusit. Ang pusit kasi pag tumagal, coconut. Ito kaya pala. Matagal pa ako. Kaya pala yung iba, pag nagluluto silang pasta nito, pinakuluan nila muna ng mabuti. Saka maninipis yung hiwa. Para kahit hindi manguha ng mga customer, lulunukin na lang. Winner na winner. Yung ano pa lang, yung saksa pa lang itong pugitin, napakasarap. Ang texture niya, parang din po. Parang cuttlefish. Yung pusit po na ano, mas malaki yung katawan. Malalaki po katawan. Pusit din lang ang lasa. Medyo makulat lang siya ng konti. Yung pusit naman kasi, pag sobra sa luto, kukunat. Pag nasobra na sobrahan, magiging malabo. Ito hindi. May ano pa rin siya. Yung konting kulat na masarap. Kaya palang mahal-mahal ito. Yung anghang kapit na kapit sa pugita. Magmanggam mo yung bagong. Ito nabili kong mangga. Ano, medyo penog pero nandun pa rin yung asin. Maniba, yun maniba.
Sarap din itong pulutan. Yung pasta po niya, octopus. Naitadanan ko na bakit mahal. Yung pagpapalambot kasi. Kanya-kanya style. Habang tumatagal, doon ko na nalatahan ang hang. Lalo kong ginagana kumain. Masarap na itong sili na ito, itong green. May malasa. Sarap mo yung lasa. Flavor po. Hindi ko po alam kung nabibiling ganito sa Pilipinas eh. Tawag pala may nabili akong hinog. Kaya lang wala eh. Puro hilaw. Kung hinog, magandang ipon lahat dito.
Hindi pa pa tayo tapos ah. Malinamnam. Napakasarap. Bago tayo binabas, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa biyaya na po yung bawat isa po. Maintindihan po ang salitang biyaya mula po sa pagising sa lahat po na inyong hilikan na nakapaligid po sa amin, na ibibigay po sa amin ng positibo kahit minsan nawala na po kami ng pag-asa. Pagigabay po ang mga taong mahinaan po ng loob, lalo na po yung mga malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo na po, bahala po sa amin. Sunusukan na po naman sa inyo at sa kanila ni Jesus. Amen. Pahala po, maraming maraming salamat naman sa inyo oras na ilan sa pinilang alam. May basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi man ng araw. Laban lang.